Ngayon, ito ho, ha? Ito isang balita lang naman yun eh. Kasama-sama-sama na eh. Ha? Alam nyo naman tayo kung dumiskurso eh. Sama-sama na eh. Ha? Ito ho, ha? Sabi ni Digong nyo, kay Pacquiao, do your job. Huwag kayong, ano, huwag kayong magpapadala rito sa issue na ito. Mas mabuti nga yun eh. Sila-sila nagsisiraan. Pagka ganyan ang klase ng kampanya, hala na yan. Mga walang kwentang tao yan. Ha? Ang gusto talaga niyan, manatili sa pwesto, ha? Personal. Pagka ang tao, ang gusto mo'y manatili sa pwesto ng mahaba, ha? Wala nang tigil, sasalin sa anak, sasalin sa kanyang yaya, mga kaibigan, no, tawag mo ron. Malasakit pa ba yon? Ha? Wala na. Bakit? Kayo lang ba may kakayahan? Pero wag mo namang isalin sa anak mo o sa yaya mo at saka dito na rin kay Pacquiao. Wag mo na isalin dyan. Di ba? Tayo naman ang pipili. Papayag ba kayo nun? Mga kaibigan, wala nang katapusan yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, isa lang ang malinis ang record. Yun ang pagbabasihan natin. Track record. Yung mabuting track record. Ang meron lang yan ngayon, si Vice President Robredo. Katulad sa ibang eleksyon, di ba? Iniisip natin kung sino yung naaangkop na presidente. Ha? Hindi pa ba kayo nadala? Ha? Siyempre, ang pakikita ngayon yan, kunyari, yung mga drug lord, pahuhuli, ha? O, pahuli natin. Baka nga mamaya, ilutang yan. Kunyari, hinuli. Di ba? Kunyari, hinuli. Pero for election purposes lang yun. Ha? Para magancho tiwala ng taong bayan. Kaya siyempre, pag ang iniisip nila, pag nanalo tayo, wala naman mangyayari sa kaso na yan. Eh. Di ba? Tulad nung mga kaso ng droga rito na walang nangyari, di ba? Asa na yung mga kaso ng drogang malalaki? Wala eh. Wala na huli. Bukod kay Peter Lim, meron pa yung Michael Young, di ba? Yung sinasabing presidential assistant pa yata o presidential advisor. Parang natatandaan ko sa panahon ni ERAP, may nangyaring ganyan. Nahuli sa droga eh, yung shipment eh. Ng droga sa Sambuanga. Ang pangalan nung Chekwa, si Liping Wi. Nawala yun, ha? Pinatakas na rin. Di ba? Liping Wi. Mga kaibigan. Nawala yun. Nahuli yung mga shipment niya ng droga sa Bureau of Customs. Matapang yung ano, yung whistleblower dun sa ano, dun sa magnetic filter. Tatandaan nyo yung sinundan sa Cavite, di ba? Pero inopera na yung magnetic filter, ha? Binutas na at wala na yung mga droga. Pero ang sabi ng PIDEA, naamoy ng aso eh. Ha? Meron pang mga, siyempre, parang pinaka-residue noong pong droga. Yan ang ano, pinag-awayan pa yan, di ba? Kaya napatalsik si La Peña sa pwesto. Mga kaibigan, yung nasa TESDA, nilipat lang at na-promote dahil naging cabinet rank eh. Mga kaibigan, TESDA, yan. At nanahimik na, nandoon lang. Yung kaso, nanahimik na. Wala eh. Ito raw ang sabi ni Digong nyo. Talagang nilalait si Pacquiao. Tinototoo yung banta na, ano na, yan ang style eh. Sisiraan ka kahit na mumurahin ka, di ba? Para magmukha kang engot, tangengot. Ayan. Dapat daw gawin na lang ni Pacquiao ang kanyang trabaho bilang mambabatas at patunayan ang kanyang mga alegasyon sa korupsyon sa pamahalaan. Ha? Sa kanyang talumpati, binanggit yan dito sa inauguration ng hindi naman niya project ng nakaraang mga administrasyon. Light Rail Transit 2 East Extension. Kanina nanonood ako ng TV.
Tinanong nung babaeng anchorman sa TV, sa news, nagre-report yung babae na pinasinayaan na to, itong project na ito. Ang tanong nung anchor woman, sabi niya, kailan ba yung project na yan na-aprobahan? Sabi ng babae, hindi ako nagkakamali, 1999 ba? Ha? Oh, 1999. Sino presidente nun? Ha? Kung tutusin ninyo, hindi 1999 lahat yan. Kaya lang, ibig sabihin, kung itinuloy, may pondo na yan. Nung nakaraang administrasyon, pinondohan niyang project na yan sa sinundan ni Digong nyo na administrasyon. Kaya naisagawa yan. Kaya sabi niya yung nagpapaawa, yung nagpapahambol na hindi naman totoo talaga. Nawalaan niya akong masasabing legacy o pamanang maiiwan. Ha? Dahil hindi raw siya mahilig magyabang. Mga kaibigan, hindi raw siya mahilig magyabang, ha? Kung ano nagawa ng administrasyon. Bay, gusto nga namin pagyabang muna eh. 'Di ba? Kasi wala kaming makita eh. Oh, nothing. All I want the people to do is to just look around. Lumilingon naman kami ah. Saan-saan nga kami naghahanap? Nakakita ko ng bill. Alam mo kung saan? Doon sa Muntinlupa. Akalain mo nilagyan ng pader yung karsada. Yung ba build, mga kaibigan? Sabi pa niya, hindi ko ipagyabang. Ha? Unang-una, hindi ko ito pera. That's not my money. Yan mga kaibigan . Yung sa Department of Tourism na pera. Ha? Di ba hindi nyo rin pera yun? Yung sa ano tawag dito? Yung sa PhilHealth, hindi nyo rin pera yun Mga kaibigan sabi niya, that's not my money, ha? Mga kaibigan. Ako, I will just mention, babanggitin ko lang, what were the projects completed without necessarily attributing the miracle to me. Ba? Worker ako ng government. Nagtrabaho lang ako. Wala ako dapat ipagmayabang. Yun, totoo yun. Pero talagang wala ka maipagyabang. Di ba? Ano nagawa ninyo? Lahat ng pinangako nyo, walang natupad. 3 to 6 months. Wala ng corruption. Ang bilis nga Di ba? Isipin mo hanggang 6 months, nagantay naman tayo. Mga kaibigan, nung ang sinasabi niya yun, may mga nahulog sa napatayo mga kaibigan . O ngayon, nakaupo na ulit Di ba? Nung sabihin niya yun napatayo Kasi next to impossible yun di panloloko yun, di ba? Deception yun O panggagancho, mga kaibigan, ng tiwala ng tao. Nandito lang ako to say that it's complete, but after that, I will shut up. It's not my style to banner. Paano? Mabubuko. Diba? Alam niyan lalabas ang katotohanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung napanood ko kanina sa news. Tinanong nung anchor woman ng isang news program sa television, kung kailan nagsimula. Ang sagot nung reporter na nag-uulat nandun siya sa lugar, sabi 1998 pa raw, o 1999. Alis sa dalawa, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng
Lapid Fire! May tanong tayo kanina sa FB. Kung si Mocha ay naging isda, ha? Halimbawa, isda si Mocha. Anong isda siya? Mga kaibigan, andayin sumagot eh. May isdang bilasa, merong tilapia, ha? Merong daing, ha? Kung ano-ano pa, ha? Pero kung ako po tatanungin ninyo, sa akin nyo itatanong yun kung si Mocha ay isda, anong isda siya? Aba eh, di ba kung isda si Mocha eh, ano siya? Eh di, pampano. Mga kaibigan, pampam, no? Ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Manny Pacquiao! Punong-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na